Kahit saan gramatiko ng pananalita, lingwahe, ay hindi maaring magkasama ang isang reliyon na kung saan yan ay ang pagtanaw ay kapayapaan na ikakabit mo ang isang salitang krimen. Hindi, hindi ko alam, si doktor, maaring doktor ito, maaring gumawa ng isang libro ito, ngunit hindi maaring magkabugtong ang isang mapayapa at ang krimen na gawain. Ito ay pagparatang. Malinaw. Kaya sabi ko sa bawat pulong ng mga pamunuan ng kapulisan at ang kasundaluhan, ang aming pagsasanib sa pag-uunawa ng mandato ng aming opisina ay lagi namin binabanggit. Lagi kong binabanggit sa kanila. Una, ang pagpaparatang ay maaring gawain dahil sa paghihinala. Ngunit, batay naman sa mandato ng kapulisan bilang law enforcers ay hindi maaring makagawa ng pagpaparatang na walang ebidensya. Ngunit pagka ito ay pinaratang at may ebidensya, hindi na ito paratang. Diba? Kaya hindi maari na ang kasundaluan bilang security force by nature ay magkapareho ng pananaw patungkol sa ekstremismo at terorismo. Kami mga kapulisan, ang kailangan namin ay ebidensya doon sa pagparatang na ang isang tao ay terorista. Hindi maaring sumama kami sa pagpaparatang sa pamamagitan ng media. Sino bang nambomba na ating na-recover na buhay o kaya may ebidensya tayo na siya ay Muslim? Alam nyo, ang pagiging Muslim ay hindi maaring terorismo ang kanyang gawain. Maraming versikulo sa Quran na nagpapatunay na ang relihiyon ng Islam ay hindi maaring maisama sa salitang terorismo. Marami. Sana ang ibang sampalataya ay buksan ang kanilang puso at isip upang magkaroon ng interes na magbasa. Bago sila magparatang ay magbasa. Basahin ang Quran. Dahil ako, bilang ang relihiyon kong Islam, ay nagbabasa ng Biblia. Kaya mas malawak ang aking kaalaman sa pagiging Kristiyanismo kaysa sa Islam. Alam ba ninyo na hindi ako nakapag-aral sa madrasa? Ni isang oras ay hindi ako nakarating sa isang madrasa. Pero, nung ako'y high school, ay nag-aral ako sa katolikong eskwela. Ang nakakalam nito ay yung mga taga Mindanao. Meron kami tinatawag na Notre Dame doon sa Cotabato. Yung Notre Dame na iyon ay isang katolikong paaralan. Dahil nung ako'y kabataan pa lamang ay sinubukan ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mawala ng magulang, kaya ako ay inalagaan ng pare na kilala niyo, si Father Elisio Mercado. Kaya doon ako nakapag-aral sa katolikong paaralan. Pag tinignan ninyo ang Biblia mismo ang nagsabi na kung saan si Hesus Kristo ay hindi na parito sa mundo, kundi ipagpatuloy ang mga gawain ng mga nangauna sa kanya. Yan lamang muna ang may bibigay ko patungkol sa Biblia dahil baka hindi nyo ako maunawaan, ay siya naman ang magiging dahilan at magiging radical kayo laban sa akin. Ngunit, kinukumbita kong bawat isa sa atin, kung talagang bawat isa ay public service, katulad ng kasundaluhan, kapulisan, at katulad ni Doktor, na public service din kung tawagin, dapat tayo ang mangunguna upang unawain ang relihiyon ng Islam sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran at relihiyon ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagbabasa ng napakadaming Biblia. Yan ang sigurado kong magbibigay ng kasagutan sa agam-agam ng bawat isa
na kung saan ginagamit ng ibang sampalataya na ang media ang magpapahayag ng mali upang maparatangan ang relihiyon ng Islam. Ang isang tao maging terorista ay hindi maaaring maging Muslim. Dahil maraming verses, katulad ng binanggit ni Brother sa Surah Al-Ma'idah sa verse 32, yung binanggit niya, na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nananampalataya na makapatay ng isang buhay. Dahil ang kasalanan nito ay katulad ng kasalanan na pinatay ang sanlibutang buhay. Ganong kabigat ang kasalanan ng isang Muslim na pumatay ng isang buhay ng walang dahilan. Hindi makatarungan. Bawal. Ang mga nakikita ninyo, alamin nyo muna kung totoo ba silang mga Muslim. May mga nakabihis. Malay nyo. Ngayon nga, tanong ni doktor kanina, kung saan nandun ang Muslim, nandun yung gulo, katulad ng Middle East. Ganun ang aking pananaw sa inyong nasabi, doktor. Ang sagot ko lamang doon, yung bang lugar kung saan ang gera, katulad ng Middle East o kaya sa Mindanao, sino ba nagigera roon? Yung tao mismo nandun? O yung mga taong ibang pinanggalingan? Katulad ng Ruso, Amerikano, Israeli, kung anong mga bansa ang nandun sa lugar ng Muslim upang sirain ang bansang iyon at ang reliyon ng Islam. Ganon din sa Mindanao. Ako kinagisnan ko na ang tinatawag ng Marcelo, kaya ako'y nahikayat upang magsundalo. Ako'y orihinal na sundalo. Lumipat lamang ako sa pagiging pulis nung nag-aral ako ng abogasya at inabot ng aking kaalaman na mas gusto kong nasa kapulisan dahil ito ay law enforcement. Hindi sa pagmamata, kanya-kanya tayong pananaw. Ayon sa aking napag-aralan, ang kapulisan ay law enforcers. Ibig sabihin, tagapagpatupad ng batas. Ito'y ayon sa ating saligang batas, sa Constitution, ang kasundaluan, sila yung mga nasa security force natin. Batay na ako ay nag-aral ng abogasya, kaya lumipat ako sa pagiging pulis. Dati akong sundalo. Kinagisnan ko ang tinatawag na martial law ng kapanahunan ni Presidente Marcos. Hindi ko nakita na ang dahilan ng gera sa Mindanao laban sa sundalo ay dahil sa kamusliman. Sundalo ang pumapasok sa mga baryo ng kamusliman at yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng inkwento. Siguradong kung hindi pupuntahan sila sa kanilang lugar, walang inkwento. Ngayon kung tao tayong pare-pareho ang pananaw at batay sa panuntunan ng ating bansa, hindi ko nakikita na magkakaroon tayo ng gira na walang katapusan. Hindi tayo dapat na naging matapang sa kapwa natin pagkatapos paratangan natin ang bawat isa. Na dahilan na kung saan iyong binasa ni Brother Abdullah, na kasaysayan na siya ngayon ang naibalik. Kaya nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija dahil nung gumawa ng kaguluhan sa Mindanao ang mga taga-Luzon na pumaroon ay naglipa na ang kamusliman dito sa Luzon at Visayas. Takbir ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumalik. Na bumalik ang dating kasaysayan. Sana mga kapatid, maging sa serbisyo, pagserbisyo sa publiko, unawain natin ang sarili. Huwag sana tayo magparaos-daos dahil aralin natin ang Quran bago natin paratangan ang relihiyon ng Islam. Ituro, sina-challenge ko ang sinumang kapwa ko na nasa serbisyo, ituro kung ano ang batayan upang paratangan ang relihiyon ng Islam. At ituro rin kung sino ba itong Muslim na gumawa ng terorismo. Dahil hindi ako naniniwala na Muslim
ay gagawa ng terorismo kung ang batayan ng kanyang pamumuhay sa sarili ay batay sa Quran at ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walang gagawa nito. Pag yan ay lumabas sa panuntunan nitong dalawang batayan, hindi siya Muslim. Hindi siya Muslim. Katulad din ng isang Katoliko. Pagka ang isang Katoliko ay hindi magsamba doon sa sambahan ng Katolika at pumunta sa Iglesia ni Cristo, tatawagin pa ba kaya siyang Katoliko? Hindi na siya Katoliko. Dahil nandun na siya sa Iglesia ni Cristo. Buksan natin ang puso natin, pananaw natin, upang matigil na ang pagpaparatang. Hindi ako naparito upang i-convert ang hindi Muslim at dagdagan ang kaalaman, kundi ako'y nagpapaalaala lamang sa bawat isa sa atin. Sa aming pagpapagod upang maiparating ang pag-uunawa sa kapwa nating nasa kasundaluhan at kapulisan, lagi kong sinasabi sa kanila, bago natin paratangan ng relihiyon, basahin muna natin. Last week, nung kami ay nagpulong sa JAPSI, Joint Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police Community Relation Meeting, sinabi ko mismo kay General Fahe ng J7, sabi ko, sir, yung pagpaparatan natin ng masjid, ng madrasa, ng producer ng terorismo, ayon sa aking pagsasaliksik, ay hindi totoo. Dahil ang radikalisasyon hindi lamang ilalagay sa kamusliman. Sana hindi magalit ang aking mga kapong nasa serbisyo na ninilbihan sa gobyerno. Bakit ang UP hindi pinararatangan? Ay ayon doon sa mga matatalino, sa UP daw nang gagaling ang NDF at CPP at meron silang kaalyadong NPA. Bakit hindi pinararatangan at ang madrasa lamang ang tinutukoy? Bakit ang PMA? Bakit ang PNPA? Bakit ang OCS? Nagkusaan ako nang galing. Marami naman sumali sa kudeta, di ba? Namula sa mga eskwelang ito. Sila ba hindi na radikal? Kaya sana tigilan na natin ang pagpaparatang. Gawin na lang natin ng makatotohanan ang ating mga trabaho bilang public service, dahil tayo ang mga taong inaasahan nila, maging sa sigurado nila, ganun na rin sa kanilang mga karapatan ay mapaabot sa kanila sa pamamagitan ng law enforcement. Maging makatotohanan tayo. Huwag tayong nagdodrawing lamang sa mga intelihensya natin kung saan galing din ako riyan. Sana hindi batay sa napapanood natin sa television ay pinalalawak natin ang usapin. Maging totoo na tayo sa pagiging public service natin. Kung meron man magagalit dahil sa pagsasabi ko nitong katotohanan, sana unawain muna niya ang inagagalit niya. Pare-pareho lang tayo. Nasa mahigit 30 taon na ako sa serbisyo. Ngunit, hindi ko magawang paratangan ang relihiyon ng Kristyanismo, Budismo, Islamiko. Kung ano ang batay sa ebidensya at mga witnesses, doon na sana tayo magkakaroon ng batayan upang ipahayag sa media na si ganito. Sabi nga ni brother kanina eh, kung Muslim, nababanggit ang pangalan para lang ma-highlight ang pagre-report sa media. Pero kung ang hindi sampalataya sa Islam, bakit hindi? Sana makonsensya tayo dahil hindi tayo napapabilang sa mga tinatawag na hayop na wala nang pakialam sa mundo. Tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makagawa ng kabutihan. Ang sabi nga sa isang verses ng Quran eh, kaya ko kayo ika, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Kaya niya nilikha ang tao upang magsamba at makagawa ng kabutihan. Sabi nga ni brother kanina eh, ay dadagdag ko sabi ng ni brother,
Sabi ng Allah, usari una ila magfira. Ibig sabihin, tayo ay magpaliksahan sa paggawa ng mabuti na magugustuhan ng Allah. So paano ba natin pabibintangan ang Islam? Hindi natin dapat pabibintangan. Kung mababasa natin ang mga verses ng Quran, sigurado baka ikaw na masama ay magkukonsensya ka at magbabalik Islam ka. Kaysa sa ang sasabihin mo, mga Muslim na yan, baka hindi mo alam ikaw ngayon ang terorista dahil nagpaparatang ka, wala kang ebidensya. Ang pagiging terorisma ay paggawa ng kaguluhan sa matahimik na lipunan. Terorismo na yun. Ultimo ang droga na lumaganap sa buong bansa natin ay isang gawaing terorismo. Ultimo ang maliit na pamilya, mag-ina. Ha? Ang isang pamilyang may anak na isa, pag ito ay lumaki at hindi inayudahan ng mga taong nasa gobyerno, yung tinatawag na public service, yung tao na yan at nagkaroon ng kapitbahay na ang kanyang pamamaraan sa buhay ay ang droga, siguradong biktima siya ng terorismo. Terorista yung nagtinda ng droga, naging kapitalista ng droga, o anuman. Kaya huwag sana tayong nasa serbisyo maging terorismo. Huwag tayong magiging terorista upang paratangan natin ang reliyon ng Islam ng terorista. Okay? Sana maging makatotohanan tayo. Lagi tayong nanunumpa. Ako'y nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sa kanyang sinasabisar. Ano ba naman yun, mga kapatid, sa serbisyo? May mga core values tayo na maka-Diyos tayo. Makabansa tayo, pero ginugulo natin ang lipunan natin. May trato na tayo sa atin, mayroon ng threat sa atin, pero hindi natin pinakikilaman ang pinakikilaman natin. Kung paano tayong magkagulo sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Pwede naman tayong magkatulong-tulong. Kaya ang Saddam Police, batay na aming pamamaraan sa solusyong ito, ang bawat imam ay aming ino-organize. Ino-organize din namin yung Corrupt Professors of the Muslims para nang sa ganon ay makatulong sila sa pagpapalaganap at pagpaparating ng gobyerno sa kaayos ng ating mga lipunan. Ngunit batay naman sa rekomendasyon ng imam ang pagkakaroon ng membro ng salitang Force Multiplier o the Salam Police Center. Siguradong sila ay makatulong. You know, ang problema natin sa pamunuan ng ating gobyerno, laging deprive ang Muslims. Ako mismo eh. May junior pa nga sa akin, general na eh. Diba? Yung ba hindi magiging source of my radicalization? Pero dahil sa Islam ako, hindi ako pwedeng maging radical. Why? Sabi nga ni Sheikh eh, lahat ng bagay ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mali mo, kung sa mata ng Allah ay higit pa ako dun sa pagiging general ng junior pa sa akin. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi attaqakum. Ang tunay na general o napakataas ang posisyon at ranggo sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong tunay na sumasampalataya sa lumipasak niya. Allah Akbar. Kung hindi ako mag-general dito dahil sa pagiging Muslim ko, alhamdulillah, takdir ng iba. Normal. Pero, ang sagot doon is yung binasa ko na salita ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayong mga Muslim, may mga obligasyon tayo sa bawat isa. Ha? Bawat isang kapwa, ang sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, binanggit niya, hindi pa muna siya magiging tunay na sampalataya sa Allah kung hindi niya maituturing ang kapwa niya ng katulad ng pagturing sa sarili. Yun ang Muslim. Hindi Muslim yung nakikipag-agawan. Kung ako man ay makipag-agawan ako upang maging general ako, hindi na ako Muslim. Hindi ko tinatanggap ang kadar ng Allah. Lalabas na ako sa pagiging Muslim.
hangarin natin na numpa tayo maging kapulisan at kasundaluan. Nanumpa tayo, maging si brother na nasa governor's office. Nanumpa tayong lahat. Nagagampanan natin ang tungkulin natin para sa bayan. Huwag tayong gagampanan ko ang salita ni ano na to na sinumbong niya, terorista daw yun dahil nakahijab. Huwag, kapatid. Mali yun. Maituturing kang hayop na walang pananaw na malinaw sa buhay. Diba ang hayop eh? Ikaw ang aaral sa kanya kung tatalon, kakain, o anong gagawin. Hayop yun. Eh, ikaw na matalinong tao, dapat may sarili kang pananaw. Ngayon, kung hindi mo abot ang bagay na iyan, mag-aaral ka kapatid. Dahil sa Islam, ang sabi ng Allah, ikura, bismirabbika. Ang unang-unang obligasyon ng bawat isang sampalataya ay mag-aral, bigkasin ng pangalan ng lumikha. Aralin. Pinarating din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin, ng mga kumusliman, na sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ganito, nakalimutan ko sa hindi ako nakapag-aral sa madrasa eh. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang tutulong sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng kanyang utos ng kapayapaan ay ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng walang katapusan biyaya. Intansuro ng Allah ang sukong. Tama? So, yun ang aking mga na-research dahil doon sa salita na ikra bismarabbika. Kaya, mga kapatid, sa serbisyo, kapatid sa relihiyong Islam, magtulay tayo. Gumawa tayo ng dahilan para magkaunawaan, magkaabutan tayo. Huwag tayong umilag sa kasundaluan, kapulisan. Huwag naman kayong mga sundalo, kapulisan, umilag sa kamusliman. Pag-uunawaan ito. Ang definition ng gobyerno ay para manilbihan sa lahat dahil ang gobyerno, ang salitang gobyerno ay government of the people, by the people, and for the people. Kaya sana, obligahin natin ang ating mga sarili upang magkaroon tayo ng kapayapaan, katiwasayan. Kung hindi man matiwasay ang Mindanao, pero ang Nueva Ecija ay mapayapa, sana hangarin natin ang Mindanao ay maging katulad ng Nueva Ecija. Dito na lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan. Maraming salamat po, Police News Superintendent Dato Mama Mukhalid. So napakarami po yung natutunan natin. So di ba maganda